Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay muling nakuha ng Phoenix Suns ang panalo kontra sa Denver Nuggets kahit na gumawa ng 53 points and 11 rebounds si Nikola Jokic. Muli nag-init ang Suns duo na nagtala ng combined 72 points, 17 rebounds and 17 assists on 25 of 37 shooting sa field. Another efficient game nga ito kay Booker mga kaibigan. Humingi nga ng tawad ang legend na si Shaquille O'Neal matapos sabihin last game na hindi na mauulit ni Booker ang kanyang very efficient 20 of 25 shooting sa field noong game 3. Ganun pa man buong playoffs nga ay ginagawa ito ni Devin Booker mga kaibigan. Sa 9 games ng Suns ngayong playoffs ay may average si Booker na 36.7 points, 5.1 rebounds and 7.1 assists per game on a very efficient 69.5% shooting sa field. Nakakabilib nga ito lalo na kapag inisip mo na panay mid-range at mga 3 points sa mga tirada na ito. Bagamat hindi nga mabenta si Booker sa mga fans dahil sa maangas sa personalidad dito lalo na kapag nakakalamang na sila, subalit we can't deny the fact na halimaw nga mga numbers niya ngayong playoffs. Kung lahat nga ng games ngayong playoffs ay pinapanood nyo, pwede nga may debate na sila ni Jimmy Butler ang top 2 best performing players ngayong postseason kung consistency ang pag-uusapan natin. Kung noon nga sa Warriors ay si KD ang nag-finals MVP kahit na si Steph ang mukha ng franchise, kung magpatuloy nga na ganitong sitwasyon ngayon at magkampiyon ng Suns, si Devin Booker nga mag-uwi ng finals MVP. And no debate na siya din ang mukha ng franchise na ito. Tila ba ang mangyayari nito ay nang lumipat si Shaquille O'Neal sa Miami Heat. Everybody was expecting Shaq to take over pero ang young D-Wade nga nanguna sa kanilang team sa playoffs hanggang sa nagkampiyon na ito. Ano ba masasabi nyo sa pinapakitang performance si Devin Booker ngayong playoffs? Ngayon ay tumungo naman tayo sa reklamo ng Warriors kay LeBron James. Si LeBron nga ay may madalas gawin na move at yan ay ang kanyang spin move. Kahapon ay nakita nga si Andre Iguodala at ang ilang Warriors players na pinapaliwanag na travel ang ginagawa na LeBron na spin move. So tingnan nga natin ng maigi. So ayan nga po mga kaibigan, same foot na naunang inangat ni LeBron ang naunang bumagsak. So by definition, oo, travel ito mga kaibigan. Ganun pa man, minsan nga sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na ito nakikita ng officials o minsan naman ay hinahayaan na lamang nila ito. Kung tatawagan nga natin ang bawat travel sa NBA, bawat double dribble, bawat carrying o lifting, halos bawat possession ay may pito. Si Jordan Poole nga ay tiyak na uulanin ng turnovers. Reklamo nga ng ibang fans ng Lakers ay panay illegal pick daw ang Warriors. Well, may iba nga talaga na moving screen para sa Warriors. May iba din na travel para sa Lakers na hindi natatawagan. So both sides nga ay may mga pabor na tawag at may mga hindi natatawagan na nalulugi sila. For example, ito kanina, less than 30 seconds sa game hindi din tinawagan. Same move na LeBron ang ginawa ni Devin Booker. At oo, travel ito mga kaibigan. Ganun pa man kung buong season nga nila hinahayaan si LeBron at si Booker gawin ang move na ito, kailangan na nilang maging consistent dito. Hindi yung bigla nilang babaguhin sa playoffs. Bonus travel clip, etong kay KD kanina. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?